Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Gusto niyang panghawakan ang mga sinasabi nito. Gusto niyang subukan ang relasyon kasama ito. Kaya lang ay marami pa rin na kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Kakabreak lang namin ni Marlon Rick. Matagal din ang pinagsamahan namin at nagdilim ang mukha nito. At ano, mahal mo pa rin siya ganun? God, hindi ko na kaya ang lahat ng ito, Anes. Palagi na lang ba ako maghihintay? Palagi na lang ba ako masasaktan? Hindi ang sinabi ni Alaric ang totoong dahilan ni Katniss. Hindi niya masasabing mahal pa rin niya si Marlon pagkatapos ng lahat na nangyari. Kaya lang ay naging napakabilis ng lahat. Kakatapos lang ng relasyon nila at aalokin siya ng ganoon ni Alaric, hindi pa siya nakakapagnilay-nilay. Kaya ko nga sinasabi ang lahat na ito sa iyo, Rick. Hindi ko gustong paasahin ka. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao, Anes. Wala na kayo ni Marlon. Alalahanin mo yun. Kung dati ay pinalagpas ko pa ang pagkakataon, hindi na ngayon. Hindi na pagkatapos ng lahat na nangyari. Hinawakan ni Alaric ang baba niya. Sandaling natakot pa siya nang mapansing hahalikan nito. Pero wala na siya nagawa kung hindi ang sumuko sa lalaki. Nangangatog ang mga tuhod niya sa alab ng halik nito. Nagapoy ang katawan niya. Nangyayari lang iyon kapag hinahalikan siya ni Alaric. Para siyang nawawala sa sarili sa halik ni Alaric. Tumutugon ka sa halik ko. Ibig sabihin, may nararamdaman ka sa akin. Pero pinipigilan mo dahil sa tingin mo ay hindi dapat iyon. Pero hindi na kita papayagan pa na itago iyon. Pangako ko, matututuhan mo ding iparamdam sa akin ang nakatago mong pagmamahal. Sisiguraduhin ko na mamahalin mo din ako. Iyon lang at iniwan na siya ni Alaric pagkatapos na nakakawindang nitong halik. Ang akala ni Katniss ay nagsisinungaling si Katniss nang sabihin nito ang mga salita sa kubo. Paano kasi ay pagkatapos na iniwanan siya nito sa kubo ay hindi na ito muli nagpakita sa kanya sa buong araw. Wala rin siyang natanggap na mensahe o tawag. Somehow ay nagambala si Katniss sa nangyayaring iyon. Nainis din siya dahil ang akala ay niloloko siya ni Alaric. Pero nawala ang lahat ng mga iyon nang pagising niya kinaumagahan ay natagpuan itong kausap ang mga magulang sa dining room. Mukhang kaya hindi lang siya pinansin ng binata magdamag ay upang bigyan ng space para pareho sila makapag-isip. Nang datnan niya ang magulang at si Alaric ay mukhang kakatapos lang na mag-almusal ang mga ito. Ah, so finally, gising ka na rin ang prinsesa ng hasyenda. Nakangiti pang wika ng papa niya nang makita siya. Kanina ka pa hinihintay ni Alaric. Tumingin si Katniss kay Alaric. Tinitingnan siya ng lalaki na para bang siya ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Buhaghag pa ang may kahabaang buhok at sa tansya niya ay may muta pa mga mata. Hindi niya kasi ugali na mag-ayos tuwing umaga. Nag-aayos lang siya ng sarili kapag tapos nang kumain ng almusal. Pero ngayon nakita siya ni Alaric, parang gusto niya tuloy magpunta sa banyo sa hiya. Kahit na ba may namumuong saya sa kanyang puso na mukhang nagugustuhan siya nito, kahit na ba ganoong kasagwa ang mukha niya. Bakit? Nagmamaang-maangan pa si Katniss, ngumiti ang kanyang mama. Ano bang ginagawa ng isang lalaki kapag pumupunta sa bahay ng babae na may daladalang pumpo ng rosas? Napatingin siya sa mesa. Noon lang niya nakita na may rosas nga roon. Kung ganoon, ay seryoso nga talaga si Alaric sa sinabi nito kahapon. Inaasahan ni Katniss na magugulo ang damdamin. Pero sa halip ay nakaramdam siya ng saya. Ano ba nangyayari sa kanya? Hangover pa rin ba iyon dahil sa nangyari ng gabing iyon? Mama, pinagpalit-palit niya ang tingin mula sa ina, ama at pati na rin kay Alaric. Oh, bakit parang naiilang ka dyan? Huwag mong sabihin na hindi mo gusto si Alaric. Aba, eh kung kami ang tatanungin, eh mas gusto naman namin siya kaysa sa mga dati mong nobyo. Maaaring nagustuhan din naman kahit paano ang mga iyon. Pero ibang pagkagusto at pagkagiliw namin kay Alaric.
Mas gusto namin siya kaysa kina Cesar or Marlon. Kaya kung ako sa'yo, tumakbo ka na sa banyo at magayos-ayos. Aba, baka mamaya ay magbago pa ang isip nitong best friend mo dahil sa itsura mo. Hindi na nagtaka si Katniss na mabilis lang nakuha ni Alaric ang puso ng mga magulang niya. Simulat sa Paul ay gusto na ng mga ito ang lalaki para sa kanya. Noong bata pa nga siya ay madalas na masabik pa mga magulang kaysa sa kanya kapag dumarating ang mga sulat ni Alaric. Kinagigiliwan din nila ang mga iyon at palaging binibigyan ng papuri ang binata. Tita, maganda naman po si Katniss kahit ganyan ang hitsura niya. Sansala ni Alaric, mukhang sincere na sincere ang boses. Hay naku, kaya nasasanay yan eh, wika ng mama niya. Ano ba anak, hindi ka ba talaga mag-aayos para sa maniligaw mo? Umiling si Katniss. Pumikit, kahit na gustuhin man niya ang ginagawa ni Alaric, hindi pa rin dapat. Kakabreak lang namin ni Marlon, pagdadahilan na naman niya. Eh ano, ang papa niya. Huwag mong sabihin na mahal mo pa rin ang gagong yun pagkatapos ang ginawa niya sa'yo. Tumaas ang tinig nito at mukhang galit na galit. Naikwento niya ang nangyari kaya hindi niya masisisi ang mga magulang. May pagka-overprotective ang mga ito sa kanya. Hindi sa ganoon, Papa. Pero hindi ba? At may 3-month rule after breakup? Dapat eh hindi muna. May anak. Masyado ka na yata nalululon sa panonood ng pelikula. Ang pag-ibig, wala yung pinipiling oras. Isa pa, hindi ka na bumabata. Hindi ka na dapat naghihintay pa. Matagal na rin naman kami naghihintay at umaasang darating ang araw ay mamumulat din ang mga mata mo. Tumingin kay Alaric ang mama niya. Nakaramdam si Katniss na kakaiba sa sinabi ng ina. Ibig sabihin lang ba niyon ay kahit may nobyo na siya noon, umaasa pa rin ang mga ito na maaari magkatuluyan sila ni Alaric? Mukhang gustong gusto talaga ng mga magulang ang binata. Bumuntong hininga siya at biglang umalis ang dining room. Pakiramdam tuloy niya ay napagkaisahan siya. Kailangan niya mag-isip. Pumunta si Katniss sa garden. Humalakip-kip siya habang sinasamyo ang pang-umagang hangin. Kailangan niya kumalma. Kailangan niya magdesisyon ng mabuti, ng tama. Nasa ganoon siyang lagay na may marinig na boses sa likuran niya. Hindi mo ba talaga ako mapapagbigyan? Hindi man lumingon si Katniss, alam na niya kung sino iyon. It was Alaric. Naipaliwanag ko ng lahat kahapon pa. Nang dahil lamang sa 3-month rule ng breakup, bakit hindi mo noon nakipagrelasyon ka kay Marlon inaisip iyon? Tinamaan si Katniss sa sinabi ni Alaric. May tama ito. Naalala nga niya na pagkatapos ng relasyon nila ni Cesar, ay mabilis lang din siya nakipagrelasyon kay Marlon. Well, kaya nga siguro naging ganoon ang relasyon namin ni Marlon. Hindi ako gumawa ng tama. Masyado ako naging impulsive. Hindi, gago lang talaga si Marlon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi naging maganda ang relasyon nyo. Giit nito. Humarap si Katniss kay Alaric. Humugot ulit siya ng malalim na hininga para pakalmahin ang sarili. Ngayong kaharap kasi niya si Alaric ay tila may kabayong tumatakbo sa kanyang dibdib. Bakit pa siya nagkakaganoon? Madalas naman sila nagkakaharap ni Alaric, pero ngayon ay tila may kakaiba. O ngayon lang niya napansin iyon dahil may nangyari sa kanila at nagpapahayag na naman ito ng damdamin sa kanya. Kung hinintay mo lang kasi sana ako noon, Anis, hindi ka masasaktan ng ganito. Tila nasasaktan ng boses nito. Rick, nakaramdam siya ng sakit sa isipin na nasasaktan ng binata. Hindi niya gusto mangyari iyon. Para nasasaktan din siya kapag nasasaktan ito. She cared for him a lot. Care nga lang ba talaga? Tanong ng isang bahagi sa isip niya. Kailangan ganoon lang iyon. She could not possibly be in love with him. Kung na-inlove siya rito, matagal ng panahon iyon. Dalawang lalaki na nga ang nagdaan. Nalimutan na niya si Alaric. Alam mo na naman siguro, diba? Nararamdaman mo naman, diba? Lumapit si Alaric sa kanya. He cupped her face. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Katniss ang dahil doon. Pagkatapos ay hinilikan niya ang noo ng dalaga. Napapikit siya dahil sa sensasyong nadama. Pagkakataon ko na ngayon, ayaw ko nang sayangin. Tama ng dalawang beses na nahuli ako. Pero ngayon, sisiguraduhin ko na ako naman. Pangako, mamahalin mo din ako. Ikaw ang pinakamasayang babae sa buong mundo dahil ko. Pangako, so please. Napakalambing ng boses ni Alaric. Punong-puno rin iyon ng pag-asa at lambing na tila pumasok sa loob ng kalamnan ni Katniss.
at gusto niyang panghawakan ang lahat ng sinasabi ng lalaki, na mawala na lahat ang takot na kanyang nararamdaman sa magiging relasyon nila kay Alaric. Na magmulat ay tinaas niya ang ulo, nagtagpo ang mga mata nila. For a moment, pakiramdam yata niya ay tumigil ang mundo at tanging si Alaric at ang malambot at tingin nito ang nakikita niya, para may umaalpas sa puso niya na gusto niyang isigaw. Ang gusto lamang niya ay makasama ang lalaki na sa tabi niya ngayon, kaya gusto niyang subukan. Ilang beses nang tinanong ni Katniss sa sarili kung nakaramdam ba siya ng ganitong klaseng pakiramdam sa mga taong nakasama niya noon, sino man kina Cesar or Marlon. Wala siyang makuhang sagot, pero nahuhulaan niya kung bakit. Siguro ay dahil si Alaric ang nagdadala sa kanya ng ganoong klase ng saya. Mahigit isang linggo na ang nakalipas mula nang pumayag siya sa kagustuhan ni Alaric na pabigyan ito sa ligawan siya, hindi man sila araw-araw na magkasama. Kagaya na lang ng nararapat para sa isang masugid na maniligaw. Sinisiguro naman itong hindi niya nalilimutan ang ginagawa sa kanya. May trabaho si Alaric sa Maynila at gustuhin man na makasama siya araw-araw ay magiging mahirap iyon. May trabaho rin siya sa Tarlac at hindi niya basta-basta pwedeng pabayaan na lang iyon. Ganoon pa man, pinaparamdam pa rin ng binata ang nararamdaman dito. Kapag hindi siya nadadalaw ay pinapadalhan siya nito ng bulaklak via delivery. Mas madalas din kaysa dati kung tawagan siya nito. Pareho silang abala pero hindi sila nakakalimot sa isa't isa. At kahit simpleng bagay lang na maituturing ang mga iyon, hindi pa rin niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman sa kanyang puso. Katniss felt special. Nararamdaman na niya ang ganoon dati sa piling ni Alaric, pero mas kakaiba ang sa ngayon. Iyon ba ay dahil alam niya ang nangyayari sa kanila ay hindi nilang parte ng isang pagkakaibigan? Siguro nga. At hindi niya pinagsisihan na pumayag siya sa gusto nito. She felt so loved. Kaya lang, hindi ibig sabihin na sinubukan na niya makapasok si Alaric ngayon sa puso niya bilang higit pa sa isang kaibigan ay makakaya rin niya ang lahat ng mga pangyayari na gustong iparanas nito sa kanya. Yes, she loved being with him. She loved talking to him more than ever now. Pero kung sa ganitong klaseng lugar na kinatatakutan niya naman siya gustong dalhin ng binata, tila nagka-minus yata ang akala niya ay hindi na matatapos pang kasiyahan ang nararamdaman sa piling nito. Ngayon ay nakaramdam na naman siya ng takot. Enchanted Kingdom? Alam mo naman na hindi ko gusto ng rides, wika ni Katniss na makita kung saan siya nito dinala para mag-date. Linggo at walang trabaho si Alaric. Niyaya siya ng binata mag-date sa labas ng Tarlac. Ang akala niya ay simpleng date lang sa mall ang pupuntahan nila. Pero sa amusement park pala iyon. Alam ni Alaric ang naging trauma niya sa pagsakay sa mga amusement rides noon. Nang minsan dinala kasi siya ng mga nag-ampon sa kanya sa isang local na carnival, ay nagkaroon aksidente at isa siya sa mga nakasama roon. Hindi man siya ang lubhang nasugatan, pero nakita niya ang mga nangyari sa iba. Simula noon ay natakot na siya na sumakay sa mga rides. Narinig mo na ba ang linya na, "What would life be if we don't have the courage to try things we've never done before?" Alam ko na takot ka, pero kailangan mong pakawalan ang mga takot na iyon. Sa susunod na taon ay 30 ka na, tapos takot ka pa rin na sumakay sa mga rides? Ano na lang sasabihin ng mga anak ko kapag nalaman nilang takot sumakay sa rides ang nanay nila? Namula siya, kinurot niya ang tagiliran nito, at tumawa naman si Alaric. Seriously, gusto ko lang i-let go mo ang mga naging takot mo. Isa pa, hindi na mangyayari uli ang nangyari sa'yo dati sa carnival, okay? Isang kilalang amusement park ito. Hindi ko rin hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Hinalikan nito ang noon niya. Sapat na iyon para kumalma si Katniss. Una nilang sinakyan si Alaric ang anchor sa way. Dahil hindi sanay sumakay sa mga rides, ay nahilo at nagsuka siya. Ganoon pa man, masasabi niya hindi siya nagkaroon ng mahirap na oras. Paano kasi, ay nandoon si Alaric para alalayan siya. Pinagpahinga at pinainom siya nito ng tubig. Pinaypayan din siya. Alagang-alaga siya ng binata. "Salamat," wika niya. Umiling ito. "I'm sorry, ako may kagagawa nito. Kung gusto mo ay pwede na." Siya naman ang umiling. "Hindi, tama ka, Rick. Dapat ay nilalabanan ko ang takot ko.
Paano ako uusad kung hindi ko lalabanan iyon? Napagtanto ko rin na masarap pala na sumakay sa rides. Hindi ko na pala lampasin na pagkakataong ito. I should overcome my fears. May double meaning ang sinabi ni Katniss. Napagtanto niya na kapag hinayaan na huwag pansinin ang naging takot at possibilities, magiging masaya siya. Magiging masarap ang pakiramdam, kagaya ng ginagawa niya ngayon sa nararamdaman sa matalik na kaibigan. Masasabi niya na kahit matagal na ang nangyari kay Eliza, ay apektado pa rin siya niyon. Pero sa ngayon, ay hindi na niya iyon masyadong iniisip. Lalo na ngayon naramdaman niya kung paano maging maayos ang kanyang pakiramdam kapag nawala ang takot. Ang gusto na lang tuloy niyang gawin ay alisin ang takot dahil parang kay sarap isipin na tila nahuhulog siya kay Alaric. Uli, ngumiti ang binata. Nang maging lubos na maayos si Katniss, ay nagayapa ito sa ibang mga rides. Ang Jungle Log Jam, Flying Fiesta, Rio Grande Rapids, at pati na rin ang Space Shuttle ang ilan sa mga naging bigating ride na sinakyan nila. May takot siyang nararamdaman, pero kapag naiisip na nasa tabi lang si Alaric at hindi siya papabayaan nito, nawawala ang takot. Nang alas 7 na ng gabi, ay nagaya na si Alaric na umuwi. Pinigilan niya ito. Hindi pa tayo nakakasakay ng Wheel of Fate, tukoy niya sa Ferris wheel sa amusement park. His face become uncomfortable. Pagod na ako eh, kumunot ang noo niya. Para ngayon lang kita narinig na nagsalita na pagod ka na. Yung totoo, pagod ka na ba o natatakot ka lang? Alam mo na hindi ako takot sa mga rides kagaya mo. Kung ganoon, bakit ayaw mong sumakay sa Ferris wheel? It's too bright. May pinapaalala sa akin ang lugar na iyan. Kumunot ang noo niya. Ano? Pinindot nito ang ilong niya. I fell. Sandaling natigilan si Katniss sa sinabi ni Alaric. Pinaalala ni Ferris wheel ang Eiffel Tower dahil silawanag niyon ngayong gabi. Ganoong kaliwanag ang Eiffel Tower na mag-dinner sila noon. Isama pa siguro na kagaya ng sa Paris, iyon din ang pinakakapansin-pansin na landmark sa lugar. Naalala niya ang nangyari noong sinubukan ni Alaric na mag-propose sa kanya sa lugar na iyon. Nasaktan nga niya ito ng husto. Kailangan niya makabawi. Gusto niya, nagdala kasi siya ng matinding sakit kay Alaric, pero sa kabila ng lahat, nandito pa rin ito sa tabi niya. Sa nakalipas na mga taon ay hindi ito nawala. Napakabait ng binata, hinawakan niya ang kamay ni Alaric. Dahil sinabihan mo ako na i-overcome ang takot ko, sa tingin ko ay dapat ganun din ang gawin ko sa'yo. Hinila niya ang kamay ni Alaric bago pa ito makapagsalita. Sumunod naman ang binata. Walang imik na sumakay sila sa Wheel of Fate. Swerteng kasi hindi ganoon kahaba ang pila. Na makasakay sila ay sinadyang tabihan ni Katniss si Alaric. Tinitigan niya ang binata at pinakiramdaman kung ano ang nararamdaman nito. Mukhang hindi pa rin komportable ang mukha nito. Siya naman ay nag-uumpisa ng bumangon ang takot na umandar ang Ferris wheel. Kahit hindi ganoong klase ang sasakyan na nakita na sira noon sa karnabal, natatakot pa rin siya sa iba't ibang klase ng rides. Paano kasi ay unang beses niya. Yakapin mo ko, Rick, request niya. Isiniksik ang sarili dito. Ha? Tila natuloy ro pa ang binata pero niyakap din siya. Malamig ang paligid. Pero pakiramdam ni Katniss ay natunaw siya sa init ng yakap ni Alaric, lalo niyang isiniksik ang sarili. Pakiramdam ko, hindi ko kaya mabuhay nang wala ka, Rick. Hinalikan ni Rick ang noon ng dalaga, kagaya ng malimit niyang gawin. Pakiramdam niya ay safe na safe siya sa piling ni Alaric. Sa yakap nito, tiningala niya ito at nagtagpo ang mga mata nila. Nakakita siya ng lungkot sa mga mata ni Rick. Nahulaan niyang dinaramdam pa rin siguro ng binata ang nangyari noon. Paano ba talaga siya makakabawi dito? Nakakaramdam siya ng galit sa sarili si Katniss kapag nakikita niyang malungkot si Alaric. Hindi niya gustong saktan ang lalaki. Nasasaktan din siya kapag nangyayari iyon. Pero ayaw rin niyang paasahin ito noon. Nagkakalapit na sila ni Cesar at hindi rin niya gustong paasahin sa huli. Ang dating nobyo ang hinihingi niyang senyales. At kahit nawala na si Cesar, ay patuloy pa rin na may binibigay sa kanya ang Diyos sa senyales bago pa sila mabigyan muli ni Alaric ng pagkakataon. Baka naman kaya hindi nag-workout ang relasyon niya sa ibang lalaki ay dahil silang dalawa ang para sa isa't isa. Mga kafelisidad, simula na ba ng kaligayahan ng ating mga bida? Aamin na kaya ni Katniss na si Alaric ang lalaking para sa kanya na hindi na niya kailangan tumingin sa malayo dahil katabi na niya ang lalaking magmamahal at magpapasaya sa kanya? Kaya naman, abangan!